And here to promote her new song, Sadly Fallen, it's all welcome from GMA Music. Kapuso, it's the princess! Hannah, Precillas, come on! Papa Gio, grabe. First time ko dito, actually. Nako, good morning. Sana all kung ganun daw ang itsura kapag woke up like this. May nagsabi kanina dyan. Sabi ba? Nako. Oo, pag woke April up like Fools. Happy April Fools, Hannah, and happy April 1. Kung kailan lang April 1 everyone. Diba? April 1 everyone. Ang bilis talaga ng panahon, no? Bilis. Parang mabilis. Kailan lang ang huli kong guesting dito? Parang kailan lang. But look at you now. Meron ka na. Parang commercial yun eh. Look at me now. Iba eh, di ba? Okay, let's jump to the song. Ano? Kasi yun na napansin ko, backstage, nagjijikahan kami. Sabi ko, I noticed this is your first English song na nagawa ni mo. Eh, di ba? Kaya nakasabi kong 2.0 eh. O, di ba? 2.0. O, di ba? Alright. So the title of the song, Sadly Falling. Kaya lang medyo may pagka... Siyempre, alam mo naman lahat ng mga kanta. It could be in an experience. It could be... Ganun na. So sagutin mo kung... so ganun ba? Is it with a story of somebody else or your story? Actually, the song is written by Direk Neil de Mesa. Mm-hmm. Tapos, ewan ko, feeling ko meant lang talaga sa akin yung song. Kasi nung pinarinig sa akin, nagustuhan ko yung kanta. Lagi ko sinasabi to sa lahat ng interviews ko na nung time na pinarinig sa akin, first time, sabi ko, hindi ako malungkot, hindi ako heartbroken. Pero bakit nasasaktan ako? Feeling ko, kakahiwalay ko lang din. Wow. Alam mo yun yung gano'n? Oo. So, ibig sabihin, may impact sa akin yung song. Then, after how many months na nawala na sa isip namin, hindi nakalimutan na namin. Nung narinig ng aming producer sa GMA Music na si Sir Pao, ewan ko, sabi daw, naisip niya daw na bagay sa akin yung song. So, parang, feeling ko talaga para sa akin kasi nakalimutan na eh. And then, saktong-sakto din na nung binigay sa akin yung song. What would you say? Gio, pinagdaanan ko na yung kanta. Yung meaning ng kanta. Talagang super relate na ako. Hindi, kasi, di ba, I was about to ask you, nung nakalimutan na, ano yung nakalimutan na? Hindi na napag-uusapan na. Ah, okay, hindi na napag-uusapan. Okay. Nawala na sa plano na itutuloy bang i-record. Okay. Alright. Kasi ito, parang parang, kung nasa America, kung nandito sa amin, parang, nasa spring, nasa fall, so parang kanyari, nakaduwa ka lang sa bintana, tapos ito yung tugtog. Diba? Nakasok ang music video, no? Oo, diba? Tapos nakaganon ka, yung, ano yun, nakaganon yung dalawang paa mo, tapos dungaw-dungaw ka doon, ganyan. Diba? Tapos ito yung background, tapos kakantok, ne, nasusunog na yung adobo! Sinain! Panira naman sinanay. Kaka-emote mo, no? Kaka-emote, panira. Ano. Pero ikaw, yun nga, mahirap ba siyang, well, you want it, because, pero sabi mo kanina, ano yun, napagdaanan? Oo, nung ire-record ko na yung kanta, napagdaanan ko ng ma-fall out of love. It was a sign pala nung pinarinig sa akin yung kanta na, yan, ito ha, ito yung pagdadaanan, ito yung mapipili ko. Yung pala, you were meant to record, yung pala, it was meant na maranasan mo tapos may follow-up kasi magre-record ka nito. Parang kung kailan nag-heal na ako, biglang ginising na, record mo to. So kailangan ko naman humanap ng hugot. Balik na naman ako dun sa drama ko. Yung mga ano ba, bitawan mo ko? Ano ba? Yung mga ganun, pero hindi naman. Car. Ano ba? Pero wala namang humahawak sa iyo. Bitawan mo ako, bitawan. Hindi, pero so paano mo siya prepare kasi siya, baka kasi usually sobrang maging emotional, ay direct cut, hindi ko kaya, pwede next day. How do you paano mo siya hinead on?
you know, and gawin ito. Kasi syempre, pupukawin mo yung mga, yung mag-flashback eh, hindi ba, minsan mga out of focus ka eh. Di ba? If pero, ano. Wala, pinractice ko rin kasi yung ganyan. And, nung time din kasi talaga nung na-record ko na siya, nag-heal na ako, nakapag-heal na ako. So, kumbaga, kapag tinignan ko ulit yung mga memories, kumbaga, kailangan ko ng hugot, ng inspiration, hindi na ako ganun ka-affected. Pero, I still know how I felt that time. So, madali na lang siyang i-access. Okay. Yes. From a, kasi siyempre, lalaki sa mga lalaki na hindi naman alam kung paano mag-heal from a failed relationship, from a falling relationship, ang mga babae. So, I know may mga iba-ibang paraan, di ba? Pero, ikaw, anong factor na nakatulong para mag, ano tawag, completely ba? Completely healed? Siyempre. Yes. Para sa akin, acceptance siguro. Kasi hindi ako naniniwala dun sa mga sinasabi ng, yung mga friends mo mag-a-advise na, kalimutan mo na yan! Kalimutan mo na lahat yun. Kasi, ang ano lang pakinggan na, alam naman natin eh, na hindi natin makakalimutan yung mga yun. Maliban na lang kung may sakit ka, magka-amnesia. Makalimutan mo talaga yun. Hindi eh. Alam mo yung, lalo pag nakasama mo yung tao sa mahabang panahon. Tipong, makikita mo lang yung baso, yung tubig, tapos maaalala mo na, oy, may moment kami na ganito. Alam mo yung konting bagay, maliliit na bagay, maaalala mo pa rin siya. So, ang para sa akin, acceptance talaga. Kasi kapag tanggap mo na yung mga lahat na wala na, tapos na, kahit maaalala mo siya, hindi ka na masasaktan. Oh. Pag completely healed, may ano ba? Anong tawag doon? Yung nagre-reverse? Basta meron yun na parang nagba-backslide, parang gano'n na iba na ang pag-uusapan. Pinag-uusapan natin yung puro pugma. Pero ano, relationship, no? Pero di ba, example, kung sa isang yung therapy ka, you're into addiction, ganyan, tapos nagba-backslide yung iba. Pero ikaw, if in your relationship, may ano ba gano'n na completely healed nga, pero biglang pumitik, tapos parang ano, parang bumabalik. May times na hindi talaga may iwasan na maaalala mo at biglang malulungkot ka pa rin. Pero ako, pagka nangyayari sa akin yung gano'n, I always make sure na tatayo din ako ulit. Kumbaga, i-acknowledge ko lang yung emotion, yung feeling, pero hindi ako tatambay ulit doon. Okay. Yeah, sabi nga nila, di ba, forgive but not forget. Diba, yes. Hindi mo naman talaga makakalimutan, Chip. Makakalimutan. Ito to. Oo. Ito eh, yung crush mo nung first year high school. Oo, hanggang ngayon. Oo. Tanda mo pa, pati middle name eh. Oo. Diba? yung utang mo na, yung inutangan ko. Ay, yung utang na yan, marami talagang nakakalimot, Papa G. Sabi ko sa'yo. Sadyang nakalimot. Ano? Ayan na, ito. Mahirap kalimutan, sabi ni JM, Australia, mahirap kalimutan ang lahat, lalo na kung marami kayong mga masasayang pinagsamahan at gumawa kayo ng plano for the future at higit sa lahat, marami kayong picture. Oo, totoo yan. Ako, hirap akong hindi naman hirap, pero ayokong pilitin yung mga pictures na burahin agad. Yung iba kasi masyadong pinipilit yung sarili nila na parang in a snap, gusto nilang mawala kagad, makalimutan. Which is hindi impossible na mangyari. So, ako, I take time talaga na mag-heal. Alam mo yung minsan pagka namimiss ko, imbis na kausapin ko ulit yung tao, tingnan mo na lang. Oo. Tapos kapag dumating yung time na napascroll ako, tapos makikita ko yung mga picture namin, uy, meron pa pala kami ganito. Tapos hindi ka na affected, hindi ka na nalulukot. Doon ko na masasabi na, okay na ako. Pwede ko nang buray. Hindi ko alam kung gawain ng iba to. Magdi-delete kunwari, pero dun sa recycle bin, hindi empty. Oo, andun din naman, no? Naglulungo na yung mga sarili natin. Ah, di ba? Kasi pwede mo naman ibalik, move again back. Di ba? Oo. Tapos yung iba naman, sa Facebook, naka-private lang. Tapos pagka nagkabalikan, ipapublic na lang ulit. Di ba? Ayan. Naku, ito. Time heals, at may time din na makatawaran sa isa't isa sa mga nangyari sa kanilang relasyon. Oh, okay. Oh, very important 'yan na magpatawad talaga. Di ba yung sa kanta Time Will Reveal? Pero
usually anong may mga indication na ano ako yung iba na ka-save sa USB. Nice. Effort naman. Oh, naka-save pa sa USB ah. By folder ah. Wow, by folder. Pero pag sinaming time heals, usually ano ba, gaano yan sa, siguro depende din sa tao no, kung pipilitin mo or kung hayaan mo na lang, kasi may iba after 1 year, 5 years, 10 years, yung iba 2 weeks. Diba? Oo, depende din naman sa tao din talaga. Kung ayaw mo kalimutan, hindi mo talaga kalimutan. Kung ayaw mo mag let go, hindi talaga eh. Kahit ilang taon pa yan. Diba? Oh, ayan Kenneth, ah. Ayan. May hugutan na pala nangyayari daw dito. Kasi nga because of the song, Sadly Falling, and masyado siyang kasi tayo mga Pilipino very emotional, 'di ba? Emotional in every, not only in a relationship, 'di ba? Kunyari, kung meron tayong mga madali tayong masaktan, madali din tayong mapaligaya eh. Madali din tayong umiyak, 'di ba? Mga ganun. So, kasi minsan sabay sanay tayo sa na tayong underdog, ganun. Underarm. Iba na 'yon, papadito. Iba na pala yun. Okay, so this was in regards kay sir and sa composer si Mr. Dimesa. Tama ba? Yes, na yun. Nako. So yun nga, when you record this what may in every song release, oh ito ha, kasi siyempre anong first English and then ganito pa was meron bang ano na baka ano, sobrang ano to, sobrang gloomy. Was there a hesitation? Wala. Kahit anong iba to sa akin, okay lang ito. Wow, diba? Kahit mag-show na naka-umiiyak na ano, diba? Kahit ay, nangyayari sa akin. Dati, nung hindi pa ganun ka-strong yung ano ko sa sarili ko, nangyayari talaga siya. Nadadala talaga? Iiyak ako, oo. Pero as much as possible, nakokontrol ko na siya ngayon. Wow. Ibig sabihin, you're na more matured and more refined and can handle any situation. Diba? Oh. Sabi ni Cesar Marquez, mahirap pagkalimutan. Pag nakalimutan, ang dapat tandaan. Kailangan tandaan. Pero mas mahirap pag lagi mong natatandaan ang dapat kalimutan. Ah, ano ba talaga? Okay. Oh, kasi pag ex daw eh. So, sandali. Oh, ayun. Sorry sa akin kasi ang ex sa mat ko lang naalala. Ah. Siyempre narinig natin ng mga friends mo din. Ikaw mismo, nung natapos ang song, naramdaman mo ba na, ay, ganito pala ang feeling na medyo makirot, pero okay naman. Oo. So, this song is out now. And congratulations, nung unang nirelease to, nag top 5 agad sa iTunes Philippines. Yes. Ibig sabihin na kumarami talaga mga emotional pa rin ng mga Pilipino ano kasi mas mahilig tayo magano eh. Alam mo yung alam nating malungkot tayo, nasasaktan tayo, tapos makikinig pa tayo ng ikakasakit pa. Yes, oo, di ba? So, natin pahirapan yung sarili natin eh. Oh, yeah, di ba? So mahirap pag ganyan. Pero now are you okay? Work-wise and love-wise? Yes, of course. Happy lang kahit na may... Kasi mas marami pang nagmamahal eh kahit na... Yeah, diba? Kasi ganun lang naman, the love will come unexpectedly. Parang ganun. Yes. Diba? Huwag pilitin. No? Pero kung mga 75 ka na, pilitin mo na. Pilitin mo na, oo. Wag na. Hinihintay mo. Wag na mag-sadly falling. Di ba? Okay. So it's out now in all digital platforms and all they have to do is kung gusto nilang ma-feel talaga na talagang iba eh. Iba yung from a... Ganun man, nagba-bounce back tayo eh. Resilient ang mga Pilipino eh, di ba? From a falling relationship to a healthy relationship and to a financial... Kasama ko financial. Kasi falling din financial. Diba? Alright.
invite them, Hannah, and then of course congratulate, nakikita natin si Hannah sa mga shows, and then anything, everything, invite them to sing your new song. Okay, to all our viewers, sana po ay masuportahan niyo pa rin ang aking latest single na Sadly Falling with GMA Music. It is out on iTunes, YouTube Music, Apple Music, and iba pang digital platforms. And yung lyric video din nasa YouTube Music, YouTube channel ng GMA Music. So sana kung gusto niyo makisig along, go lang, cover kayo, sige lang, tag niyo kami, cover. Me and yeah. GMA Music. And of course, all out Sundays po, every Sunday, may pagbilitan po ako with it dito sa Kingdom. And social media, Hannah Precillas. Iba talaga pag mataas ang boses, no? Kasi pag tumawa, mataas ang pitch, no? Si Hannah. Dapat nga. Dati kasing malalim ang boses ko, Papa Gio. Secret na lang natin. Kaya ngayon, kailangan natin magkunwari na babae tayo. Yes. Oh. Actually, totoo niya ang pangalan dati, Hector. Hector po talaga. Sa lahat ng pangalan, ba't Hector naman? Hector, oh. Yung siyang Hannah. Okay, eto, dito na tayo. Nako, since emotion lang din naman ang pinag-uusapan natin. Nako, eto na, no. This is just a fun fill in the blanks with a lot of emotions. Dito natin malalaman talaga kung naka-move on na si Miss Hannah. Si HP. Nako, eto natin. Itirahin natin niya, girl. Question number one. Okay, eto, mga emotions ito eh. Full of masaya si Hannah kapag? Masaya ako kapag nakikita kong masaya yung mga taong mahal ko. So meaning kaya mong minsan pag masakit na okay lang basta masaya lang siya. Oo, super selfless ako pagdating sa mga mahal ko sa buhay. Selfless, that's the word. Paglabas mo dito sa ano, homeless. Oh, oh. Kanina pa kasi, if you go going in the streets of LA here, yung mga magandang streets, maganda, pero yung mga ano, homeless. Okay, next. Si Hannah, nako, malungkot. Tao kapag? Malungkot ako kapag... Malungkot eh. Pero malungkot ako kapag hindi ko nagagawa ng maayos yung mga bagay na kailangan kong gawin araw-araw for my family. Oh, so you are a goal-driven young woman. Dapat diba? Nako, Brad, kung sino ka man. Kung sino ka man, no? Bakit? Ang hinihintay mo. Bakit? Sigil na ako. Oh, di ba? It's your loss, not her. Wow. Maganda daw ang pangalan mo. May nag-comment, maganda daw ang pangalan mo, Hannah. Kasi pag binaliktad, Hannah pa rin. Hannah pa rin. Oh, yan yung mga pangalan na dapat ginujowa nyo na. Siya na nagsasabi. Oh, okay. Itago na lang siya sa pangalan na Hannah. Hannah pa rin din eh. Okay. Third, okay, ito na, pang second to the last. Third, si Hannah, ay nako, naiinis siya sa mga manluloko. Inunahan. Naiinis ako kapag, filter. Nagsisinungaling sa akin, tapos kapag nahuli, magsisinungaling pa rin. Oh, parang alam ko na ang nangyari ah. Parang alam ko na kung ano nangyari talaga nung bakit ano. Okay, so dapat, you know, they don't have ayokong sabihin eh, pero dapat nahuli ka na nga, umamin ka na, di ba? Umamin ka na. Tapos pagka iniisa-isa mo na yung ano eh, yung mga alam mo. Well, there's no perfect in a relationship, di ba? Walang perfecto, but when pag nagkamali, admit, then wag na ulitin, di ba? Yes. So, di ba? Nag-yes agad oh. Agree. Nag-agree. Wala. Your Honor. Totoo naman eh. Totoo, di ba? Ganun naman. We are not, ang Panginoon lang ang perfecto. Tayo lahat, we're all humans. We commit mistakes. But
dapat pag nagka-mistake, hindi na uulitin. Kasi kung ulitin pa yun, eh, trip-trip na yun. Diba? Iba na yun. Eh. Ang daming Marites at Catholics ngayon, no? Okay, last question ako. Ito na. Eh, siguro, eh, dito na mga home run na ito. Ah, okay. Natatakot si Hana kapag. Aga-aga. Ay, aga, di ba? Inising, no? Natatakot ako kapag... Napo-fall? Fall out? Mga ganun. Fall out of love? Oo, oh, sadly falling. Pwede naman, pero pabalik ako dun sa una kong sinabi na natatakot ako kapag hindi ko na kayang pasayahin yung mga taong mahal ko. Ayaw ko na mag-execute ako sa ano na to, guesting. Pwede ka na mag-leave studio anytime. Oy, may nagmay sabi, oh, natatakot na siya kapag umibig ulit. Oh, ay, hindi ako natatakot umibig ulit. Ay, hindi. Masarap kaya magmahal. Yes. Lalo kapag tama na yung taong minahal. Oh, di ba? Oh. The right na. Pero how, eto, last question. How would you feel na siya na nga? Kasi baka iba, ah, ganun, ganun. Sa babae na nandaman din ba nila yun? May mga, ano ba, checklist, 1, 2, 3, ganun. Ano ba? Anong... Ako kasi, naniniwala ako na magiging tama yung tao kapag gusto mo siyang maging tama para sa'yo. Mm-hmm. Yun. Tama. Ganun lang. Sana tinamaan po yung... sana naririnig mo. Ow! Kaman. Oh my God. Si solo frame mo nga siya. Sana narinig mo. Isa pa. Sige. Okay. Ano tayo dito? Parang teleserye. Teleserye. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Sana narinig mo yung sinabi ko. At tandaan mo. Naginawa kitang tama para sa akin. Ah! Patanghapan na nung tayo. Joke lang pala yun. Joke lang yun. Itagtag. Sinagad. Ay, nako, baka hindi nakapagpigil. Baka dire-diretso na eh. Yung buong show, ako na, no? Sumiiyak. Sabi ni Ara, tulog daw siya. Tulog? Anong oras ba? Nako, this song really, if I were you, guys, please stream and support it. Because ito yung, it's a, how do you call this? Monumental. Wow, monumental. What a word. may monument kasi pwede ka nang patayaan ng monumento. sadly feeling, it's a falling, sorry. Hindi feeling, falling. Sadly falling. At tuloy, nagkamali tuloy ako. O diba, pag nagkamali, bawiin agad. Bawiin. O, tsaka i-admit. Yeah. Diba? Pag may lamat kasi, yung lamat pag tumagal, diba? Mahirap. Alright, so, it's out now and it's I hope you could do more of the more English songs ano na at saka sana ano maging isa ma pick up siya as one of the soundtrack ng sana nga. Oo, di ba sa GMA, di ba? Nako, maraming salamat. It's been a nice time talking to you again and paano ha, iba ngayon nga makakasa 2.0 na talaga na Hana Precillas kasi level up eh, di ba? And good luck in your career and dapat ganun kasi career and love life dapat yes balance. Ay nako kung may oras pa tayo talagang ano isasagad ni Hana yun eh kaya lang buti napigilan na medyo na ano mo overwhelm. Napigilan pa naman ang konti. Pero nanginginig na sa galit na yun. Oo. Hindi na naman ano. Nako, maraming salamat again. Good luck and nako, I'll see you around and hope to have you back again kung medyo... Thank you, Papa Gio. Ayan. From GMA Music, Hana Precillas! Thank you, everybody! Hi, I'm Hana Precillas. For more videos, don't forget to hit subscribe and hit the bell button for more updates.